Inilabas na ng mga otoridad ang guidelines o mga patnubay kaugnay sa mga patakaran sa pag-aangkas sa motorsiklo na mahigpit ng ipinatutupad simula ngayong araw. Inaprubahan ang Pillion Riding Rules ng National Task Force Against COVID-19 o NTF, alinsunod sa health protocols ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Batay sa naturang guidelines, dapat ay parehong nakasuot ng face mask at helmet ang driver at kanyang angkas. Pinapayagang magsakay ang driver ng hanggang isang individual lang at dapat ito ay kanyang asawa o kasama sa buhay at nakatira sa iisang bahay. Kailangan na magpakita ang mga ito ng valid identification at kaukulang dokumento na nagpapatunay ng kanilang pagsasama. Mahigpit ring ipinatutupad ang paggamit ng mga safety barrier o shield na may disenyo kagaya ng mga naaprubahan ng IATF at NTF. Nakalagay dapat ang mga barrier sa pagitan ng driver at angkas nito. Ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eleazar, sapat na ang 3 linggong palugit na ibinigay ng mga otoridad upang makapaghanda ang mga rider na makapaglagay ng barrier sa kanilang motorsiklo para makapag-angkas. Kung walang prescribed barrier, ito magkaangkas, kagaya rin yan ng hindi pagsusuot ng face mask at ng helmet, ito po violation ng reckless driving at pwede pong magmulta ng 1,500 to 2,000 sa first offense, 3,000 sa second offense at 5,000 to 10,000 naman dun sa mga susunod na offense. Handa namang sumunod ang mga motorcycle riders sa kabila ng ilang nararanasang panganib habang nagmamaneho gamit ang mga barrier. Delikado talaga kasi maano sa hangin eh. Nagiwang kami pag may malalaking sasakyan na dumadating. Delikado po pag may mga metal na bagay, kahit ultimo seeker pwede makasugat sa iyo. Ito wala po kung bakal na ginamit dito po. Kapag nagano kami, masa gitgitan ba, masa yung tuhod ko kasi hindi kami nakaganon eh. Tapos kapag may karga kami dito, hindi ako makano dahil ang sakit na ng singit. Patuloy namang nananawagan ng pulisya sa publiko na sumunod sa mga ipinaiiral na batas at respetuhin ang mga nagpapatupad nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.